Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milet. Yung time alone dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa HTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, ilang Chinese general umaming tatraydurin si Xi kung pipilitin nito na makipaggera sa US military. At yung play na natin, wala naman ito. Iniulat na sinabi umano ng ilang general ng People's Liberation Army na tatraydurin nila si Chinese President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipaggera sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Ayon sa isang hindi pinangalanan Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yucha na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa US military at mga kaalyado nito. Dito nga mga kabalita natin at tila nga ba talagang babaliktad kaya Xi Jinping itong mga kasundaluhan niya o tila nga ba mga opisyal. Pag ninais nga nito syempre na makipagdigma laban dito sa US military nga na kung saan talaga nga dito ilag na ilag nga syempre pati mga opisyal at mga hukbo ng China nga o itong mga Chekwang to. Dahil nga tila nga ba talaga nga maaari lamang lumagpak o talagang lumagapak yung kanilang bansa kapag pinilit nila talaga nga makipagsagupa dito nga sa US. At yun, tuloy pa natin. Sinabi niya na isa umunong malaking kahibangan na kalabanin ang US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na armadong pwersa sa buong mundo. At higit pa rito, alam din niya na makakalaban nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Ito nga mahirap mga kabalita natin. No? Pag kinalaban mo itong US, talagang halos kalaban mo na rin yung talagang mga kaalyado o yung mga nakakasaklaw. Siyempre at talagang hindi papabayaan itong US na talagang kakampi nito o yung mga kaalyansa nito mga kabalita natin. At ilang nga ba parang nagpatihulog no, dito sa bangil itong mga Chekwang to ng China kung sakali talagang makikipagdigma sila sa US parang talagang dinurog nila yung sarili nilang bansa, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Inamin rin umano na nasabing Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan at agawin ang buong East China Sea at South China Sea ay dahil malaki ang posibilidad na makikialam at hahadlangan sila ng Estados Unidos. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na plano nilang aprubahan ang isang mahalagang security agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan bago matapos ang taon upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pakikipanayam ni Chodoro sa mga reporters noong manakarang araw, sinabi niya na karamihan sa mga isyu tungkol sa iminungkahing kasunduan sa pagitan ng Tokyo at Manila na tinawag na Reciprocal Access Agreement o kilala rin bilang Visiting Forces Agreement ay nalutas na. Sinabi ni Chodoro na nais nila itong bilisan dahil hinihintay din ito ng Senado at ang target nila ay sa loob ng taong ito. Pwede magsagawa ng joint sale sa West Philippine Sea ngunit kailangan umano ng Japan na sumali sa mga pagpaplano. Sinabi ng Defense Secretary na naghihintay na lamang siya ng ilang input mula sa Department of Foreign Affairs bago ipadala sa Senado ang kasunduan na tinukoy niya bilang isang treaty para sa ratifikasyon. Anya na may ilang mga issue na kailangan ng kalinawan mula sa DFA ngunit sa tingin niya na mareresolba kaagad ito. Tanging ang Estados Unidos at Australia lamang ang may magkahalintulad na security at defense agreement sa Pilipinas.
Ang VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkabisa noong 1999 at ngayon ay nagsisilbing isang legal na framework na nagpapahintulot sa mga American forces na bumisita sa bansa pansamantala para sa mga military exercise at magbigay ng humanitarian at disaster response assistance. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida na kailangan nila ang tulong ng gobyerno ng Pilipinas sa pagdepensa at pagprotekta sa Senkaku Islands kung sakaling sasalakayin ito ng Chinese military. Inamin ng Japanese Prime Minister na malaki umano ang maitutulong ng Pilipinas kung papayag na magpadala ang bansa ng mga sundalo sa pinag-aagawang Senkaku Islands dahil tiwala umano si Kishida sa tapang at kahandaan ng Philippine military. Sinabi niya na hindi umano magiging sapat ang pwersa ng kanilang bansa at mangangailangan sila ng tulong mula sa mga kaalyado at kasama na dito ang Pilipinas at layon din nilang madagdagan ang kanilang manpower kung sakaling magkakagulo sa Senkaku Islands. Sinabi ni Kishida na malaki ang kanyang tiwala sa Armed Forces of the Philippines dahil sa mahabang karanasan nito sa pakikipaglaban at umaasa siya na tutulong ang Philippine government sa pagprotekta sa demokrasya. Iniulat ito matapos nagpahayag kamakailan ang Japan ng seryosong pagkabahala tungkol sa pagtaas na naman ng tensyon sa South China Sea dahil direkta umano itong nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa buong Indo-Pacific region. Sinabi ng Japanese Embassy sa Manila na ang isang ginawang mapanganib na aksyon ng Chinese Coast Guard na nagdulot ng banggaan sa pagitan ng mga Chinese at Filipino vessel noong nakaraang buwan ay naging dahilan upang tumaas ang tensyon sa rehiyon. Naniniwala ang Japan ng sigalot sa South China Sea ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at ang tensyon sa pinagtatalunang karagatan ay isang lehitimong concern para sa international community kabilang na ang Japan. At dahil dito, tinututulan ng Japanese government ang anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa, gayon din sa mga aksyon na nagpapataas ng tensyon sa South China Sea. Ang embahada ng South Korea sa Manila ay nagpahayag din ng pagkabahala at pangamba tungkol sa kamakailang report ng banggaan sa pagitan ng mga Chinese at Philippine vessel sa South China Sea. Sinabi sa pahayag ng embahada na muli nilang pinagtitibay ang kanilang suporta para sa kapayapaan, katatagan at rules-based order sa South China Sea bilang isang mahalagang international silay ng komunikasyon at para sa freedom of navigation at overflight batay sa mga prinsipyo ng international na batas. At yan nga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan akong sana. Ito nga, patungkol nga no, sa talagang pag-amin ng Chinese general dito nga no, sa pag-tridor nga nila dito. Kaya Xi Jinping, kung ipipilit nga ng kanilang presidente na talagang makipag-gera dito sa US, tila nga ba talagang malaking kahangalan o malaking malaking kahibangan nga ang mangyayari mga kabalita natin sapagkat nga talagang hindi nila kakayanin syempre yung puwersa o lakas na meron itong US nga. Sapagkat nga sa dami ng alyansa at alyado nito nga
Amerika ay talagang ay malulugi itong mga Chekwang to, itong China nga. Na kung saan ito yung ayaw mangyari syempre ng mga kasundaluhan at syempre itong mga Chinese general nga, mga kabalita natin na talagang tutol sa mga nais gawin nga nito ni Xi Jinping na makipaglaban o makipaggera nga rito sa US. At hindi nga nila ito papayagan at patuloy nila itong tututulan dahil talagang malaki yung mawawala sa China o dito nga sa mga Chekwang to. At tila nga ba talaga yung paglagapak nila o talagang pagkawasak syempre ng kanilang bansa at gobyerno nga. Kung saan ang unang mapupunterya syempre yung pagkawasak nga ng kanilang ekonomiya dahil nga sa mga tila nga ba hakbang nagagawin ng Amerika no laban dito sa mga Chekwang to sa China. Kapag tinuloy yung pakikipagtunggali nga dyan nga sa West Philippine Sea o dyan nga sa karagatan. At ito nga ang ayaw mangyari syempre ng mga Chekwang to ng China. Lalo na ito yung Chinese general nga na kumukundi na ngayon dito nga kay Xi Jinping dahil nga sa mga tila nga ba'y mapanghamong hakbang at talagang tila nga ba'y nais magkaroon ng digmaan dyan nga sa karagatan na pinagtatalunan nga ng Pilipinas at ito nga mga Chekwang to, mga kabalita natin. Na kung saan ito nga no, yung talagang pagtatraidor o talagang hindi pagsunod dito kay Xi Jinping sa talagang pagnanais niya nga magkaroon ng digmaan o labanan dyan nga sa West Philippine Sea na kung saan talagang tatalikuran nila itong kanilang presidente na si Xi Jinping nga na itong ayaw mangyari syempre ng mga Chinese general nga na talagang hindi gusto yung ganyang hakbangin o ganyang gawain nito ni Xi Jinping nga yung magkaroon ng gera laban niya dito sa US at talagang dito ay kabado sila at talagang ikinababahala nila ito pag mangyari nga yan at talagang sila ang unang tututol o aayaw sa magiging hakbang ni Xi Jinping nga, mga kabalita natin. At dito pa nga, mga kabalita natin, ito nga talagang nais no ng Japan at Pilipinas na talagang magkaroon nga, magkaroon din nga talagang matibay na ugnayan no ukol nga sa Visiting Force Agreement nga, mga kabalita natin, o BFA nga, kagaya din dito sa Australia at dito nga sa Amerika na kung saan ito ang may malinaw nga na talagang pananaad no ukol nga dyan no sa nais syempre ng Japan na talagang lubusan nga magtulungan na talagang magkaroon nga ng magandang sentimento no sa kanya-kanyang bansa sa Pilipinas nga at Japan upang mas mapalakas syempre ang pwersa at hukbo. Magkaroon nga ang ating militar syempre ng magandang ugnayan pa dito nga sa Japan na kung saan talagang mas lubos na mapapalakas at mapapaghusay at mapapagtibay yung alyansa na meron nga tayo sa Japan ng mga kabalita natin. Na dito pa ngayon talagang pangingilag ng mga Chekwang to ng China dito sa Amerika na kung saan talagang ayaw magkaroon ng digmaan o ayaw nga talagang magkaroon ng hindi magandang magiging galaw o hindi magkaroon ng magandang tagpo nga dyan sa karagatan itong US at syempre itong China nga na kung saan ito ang ayaw mangyari at kinakatakot ng mga hukbo nitong China o nitong Chekwang to. Dahil alam nila yung kasasadlakan o yung kanilang kalalagyan no pag sinubukan talaga nilang makipaglaban o makipagdigma dito nga sa US. At ito ang iniiwasan syempre ng mga opisyal at syempre kasundaluhan at maraming mga negosyante na talagang nandirito sa China at tila nga ba hindi nila magugustuhan yung mangyayaring gera o yung mangyayaring hindi maganda dyan sa West Philippine Sea dahil ang unang tatamaan syempre yung mga civilian at yung mga talagang naghahanap buhay lamang at talagang ito yung maapektuhan ng lubos pag magkaroon nga ng hindi magandang tagpo dyan nga sa West Philippine Sea at mauwi nga talaga sa digmaan no, mga kabalita natin na mahihirapan nga umano itong mga Chekwang to o itong China dito nga sa US, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.